Bumuelta si Manila mayoralty candidate Attorney Alex Lopez sa akusasyon ng kampo ni Manila Vice Mayor Hani Lacuna Pangan na lumulutang lamang ito sa lungsod kapag panahon ng eleksyon. Nais ipabatid ni Attorney Lopez na simula 1980 butante na siya ng Maynila, isinilang at lumaki sa makasaysayang lungsod. At higit sa lahat, anak ng yumaong dating alkalde ng Maynila na si Mel Lopez. Sa naging reaksyon ni Lacuna, isang patunay na hindi ito matanggap ang ginawang pagbulgar ni Attorney Lopez sa pangungutang ng City Council sa banking institution na umabot ng 15 billion pesos. Tanong ni Lopez, saan dinala ang itutang na bilyones? Itong 15 billion na to is unprecedented and historical. Napakalaki po nitong amount na to. Never in the history of Manila, kahit pre-Spanish pa ho, hanggang Spanish, hanggang panahon ng Abon, hanggang panahon ng Amerikano, hanggang ilang mayor na po ng Maynila, pag samasamahin nyo utang nila, hindi po ganito kalaki. So napakalaki po ng utang po. At hindi po totoo na laway lang ang nakasanla dito. Nakasanla po dito ang kinabukasan ng mga Manilenyo po. Katwiran ni Lopez, kahit hindi siya nakaupo sa pwesto, tumutulong siya sa kapwa sa mga taga-Maynila man o hindi, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Hindi na anya kailangan na ipangalandakan kung anuman ang nagawang tulong sa mga nangangailangan dahil masaya na siyang may nagawang mabuti sa kapwa. Ibinato ni Attorney Lopez na isa ring ekonomista ang katanungan kung bakit inilaan sa infrastruktura ang inutang na pera gayong maaari naman itong idaan sa livelihood at mas kailangang pagtuunan ng pansin ang problema sa COVID-19. Laking pagtataka ni Attorney Lopez kung bakit pinayagan ni Lacuna samantalang pareho silang doktor ng kanyang mister na si Manila Health Chief Attorney Arnold Pox Pangan. Pahayak ni Lopez na mas inuna pa ng pamahalang lungsod ng Maynila na ayusin ang tirahan ng mga hayop sa Manila Zoo kaysa palakasin ang mga barangay center na mas kailangan ngayon dahil sa lumalalang kaso ng COVID-19 sa bansa. Sinabi ni Lopez na ang halagang ginastos sa Manila Zoo katumbas na ng 3 probinsya at kalaunan hindi na namimintina dahil sa laki ng expenses. Hinayaan din ni Vice Mayor Lacuna na tuloy ang gibain ang ilang mga health center at hindi man lang pinaglaanan ng city government ng konseho ng Maynila ng sapat na budget ang city health galing sa inutang na 15 billion pesos para binigyang prioridad ang kalusugan ng mga Manilenyo. Ang kailangan po natin gamot, healthcare, trabaho at pagkain sa pagkainan. Hindi po pag-renovate ng Manila Zoo for 1.7 billion. So nag-renovate po sila ng Manila Zoo sa hindi napapanahon. Eh ngayon, ginagawang vaccination site. Eh tingin ko, mali po yun kasi marami naman tayong health center. Pwede naman natin imbitahin ang mga taong bayan para makita na kulang ang hayop sa Manila Zoo na hindi talaga 1.7 billion ang halaga, pero hindi po yan ang gusto natin ma-achieve dito. Gusto ko po natin ma-achieve dito is hygiene and health. So, ang vaccination po, gawin po natin yan sa hospital. Nandun lang naman po ang hospital ng Maynila sa tabi ng Zoo. Mas hygienic po yan. Ito po, hindi ko naman kailangan maging doktor. Ang akin pong katunggali ay doktor. Dapat naman ay there are several diseases po that can be contracted in the zoo. Tinataas lang niya ang risk ng pag-contract ng disease. Pero again, I would like to invite everybody to the zoo, not for vaccination, but for to see na yung ginawa nila hindi 1.7 billion. At to see that hindi napapanahon tong zoo na to, dapat ibinigay po sa mas mahalagang prioridad. Yun po ang aking, that's the only thing I'm pointing out. Dagdag pa ni Attorney Lopez na kung may agenda talaga, hindi kailangan na may project study at hindi kailangan na maging isang genius dahil may moral obligation bilang isang doktor, kaya ito dapat ang inirekomenda ni Lacuna ang magpalakas ng mga healthcare center sa mga Manilenyo.
Shona Yu, Radyo Inquirer, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.